po tayo. Mabaging aming dakilangamang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay nanatili sa inyong maluwating iglesia. Ngayon na raw din po, dahil sa inyong pagkabay sa amin na patuloy, kami po ay nakadalo sa lugar na ito, sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, kabayan niyo po kami ayon sa inyong kalooban. Ang inyong ikalawang pagdating ay nalalapit na. Ngayon po, darating na po yung panibagong taon, 2021. Kaya po, ang lapit na po ang inyong pagdating. Kaya pakitulungan niyo po kami upang magampanan ang inyong mission para sa inyong kaluwalhatian sa pamamagitan ng panibagong taon na ito. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Dinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay po, Happy New Year. Okay po. Ngayon topic naman po, 2021 New Year Goal tsaka Planning. Planning. Buksan po natin ang Biblia una. Philippos chapter 3, 14. Philippos chapter 3, 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala ng dakilang pagtawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala ng dakilang pagtawa ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa English naman po ito, no? Sa I press toward the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. I press toward the goal for the prize of the upward call of God. Goal. Kaya halos natapos na po natin ang 2021. Then, tapos, dumating na po ang panibagong taon, 2021. Kaya, siguro, gagawa kayo ng mga panibagong plano para sa 2021, New Year Resolution. Ano pang New Year Resolution nyo ngayon? Ano? Wala pa po? New Year Resolution. Ano pang New Year Resolution nyo noong taon? Kumusta po ang New Year Resolution 2020? Tuwing January, nagkaroon sila ng New Year Resolution. Pero pagkatapos ng ilang buwan, meron pong mga natapos, naganap. And meron din pong mga hindi naganap, no? Kaya po, kung wala po tayong mga goal o plan o resolution, siyempre po, hindi po ito tama. Lalong-lalo na bilang naligtas, dapat meron po tayong mga malinaw na New Year goal, tsaka plan, tsaka ano po, mga resolution. Upang isagawa ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, tintayin lang natin prayer, panalangin para sa gawain nito. Siguro meron po kayong mga New Year resolution, goal, tsaka plano. Pero minsan,
yung resolution natin o yung goal natin o yung plano natin hindi naganap, minsan sumuko na tayo. Pagkatapos ng mga March, April, wala na yung new resolution. Anong new year resolution nyo? Nakalimutan ko na, mga ganyan, no? Kung ganito po, hindi po yun tamang pamumuhay, no? Kung ganito po, yung parang pamumuhay ng isang palaboy na walang direksyon sa kanilang buhay, tayo po ay naligtas, dapat hindi po ganyan. Kaya una, kailangan goal. So ano pang goal natin? Kaya gagawa kayo ng goal muna para sa panibagong taon. Tapos ayon sa goal, gagawa tayo ng plano. Ito sa mga Kaikaan chapter 21 verse 5, ang mga plano ng masipag ay patungo sa kasaganaan. Ngunit ang bawat nagmamadali ay humahantong lamang sa kasalatan. The plans of the diligent lead surely to the plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. The plans. Ano po ang punto? Mga importanteng punto sa verse na ito, plan. Una, kailangan po yung plan. Sino ang gumagawa ng plano? Yung mga masipag. Yung mga tamad. Walang isip. Sabi nila, walang isip. No? Parang gano'n, ano po? Walang isip, walang ano. Pero yung mga masipag, meron silang mga plano para sa panibagong taon, ganyan. Yung plans of the diligent lead surely to plenty. Okay, yun pa ang sinabi ng Bible. Ito pa ang parang golden rules sa buong mundo. Kaikaan chapter 16. Kaikaan chapter 16. Buksan po natin ang Biblia. Kaikaan chapter 16. Verse 9. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ang puso ng tao nagpapanukala ng kanyang daan. A man's heart plans his way. Man's heart plans his way, but the Lord direct his steps. Anong ibig sabihin ng verse na ito? Ibig sabihin ito ay ano po yun? Hindi kailangan yung plano? Bahala ang Diyos? Yung pang sinabi ng Bible? Hindi, kailangan po yung plano. Para gagawa tayo ng plano, ano pa ang kailangan gamitin? Puso. Puso. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan. Yun po ang tungkulin ng mga tao. Tapos, ang Panginoon ang nangaasiwa ng kanyang mga hakbang. Tapos, kung meron silang plano para sa Panginoon, alinsuno sa kanyang kalooban, tutulungan ng Diyos ang plano nila. Naintindihan po? Ngayon taon din, tayo sa coronavirus, yung dating plano natin doon sa January, lahat, wala na lahat. Pero, gumagawa tayo ng panibagong plano para sa Panginoon, ayon sa kanyang kalooban. Kaya ano pang nangyari? Basta, tumulungan tayo ng Diyos sa 2020. Yun din po ang mangyayari sa 2021. Kaya po, plano. Plano. Kaya para sa paglilingkod sa Panginoon, ano po ang kailangan? Kailangan natin gamitin yung ating puso upang gumawa ng plano.
Kaikan chapter 21, verse 31. Ang kabayo ay inihahanda para sa araw ng paglalaban, ngunit nauukol sa Panginoon ang pagtatakumpay. Ang kabayo ay inihahanda para sa araw ng paglalaban. Giyera. Ano pang kailangan? Kabayo. The horse. The horse is prepared for the day of battle. Ngunit, deliverance is from God. Ngunit, nauukol sa Panginoon ang pagtatakumpay. Okay? Hindi, ano ang ibig sabihin ng verse na ito? Hindi kailangan yung kabayo para sa ano, paglalaban. Hindi kailangan po. Kailangan. No? Kailangan. Yung kabayo na sino ang ano po, humahanda ng kabayo? Yung mga tao, no? Mga tao. Tapos kung handa na sila, tutulungan ng Diyos ang mga handa para sa Panginoon, no? Naintindihan po? Kung hindi sila handa na, sino, kung gano'n, sino yun? Anong klase ng taong ito? Tamad. Hindi tulungan ng Diyos ang mga tamad. Tama po? Kailangan po yung magandang preparation para sa 2021. Para dito, kailangan natin gamitin yung ating puso, isip, karunungan, and prayer. Kung ganon, ang Panginoon ang nangasiwa ng kanyang mga hakbang. Meron pong halimbawa doon po sa Joshua chapter 8. Joshua chapter 8 verse 3. Joshua chapter 8 verse 3. Joshua chapter 8 verse 3. Kaya humanda si Josue at ang lahat ng lalaking mandirikma upang umahon sa Ai. Ano po yun? Ai? Yung pang isang pangalan ng lungsod. Isang pangalan ng isang lungsod na medyo maliit pa. Bago ang gerang ito, nagtakumpay sila sa isang malaking gera, pagipaklaban, laban sa Jericho, lunson ng Jericho. Ang laki yan, lunson ng Jericho. Ang lakas ang lunson ng Jericho. Pero sa pangitan ng tulong ng Diyos, lumindol, tapos nawasak. Kaya nagtagumpay na yung Israelita sa gira na ito. Kaya parang ano na, masaya na sila ngayon. Then sa kasunod naman, ay lunson ng ay, ay naman medyo maliit, pero sa unang battle natalo sila. Kaya ito pang nangyari, pumili si Josue ng 30,000 lalaking matatapang na mandirikma. Sinugo sila kinagabihan, iniutos niya sa kanila, narito, tambangan ninyo ang lunsod sa likuran, huwag kayong masyadong lalayo sa lunsod, kundi manatili kayong nakahanda. Gabing-gabi na, nagpunta sila sa likuran ng lunsod na ito. Narito, tambangan ninyo ang lunsod sa likuran, huwag kayong masyadong lalayo sa lunsod, kundi manatili kayong nakahanda. Tapos, verse 5, ako ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa lunsod kapag sila'y lumabas laban sa amin. Gaya ng una,
tatakpuhan namin sila sa harapan nila. Sila lalabas upang kami habulin hanggang sa aming may layo sila sa lungsod, sapagkat kanilang sasabihin, sila'y tumatakas harapan natin na gaya ng una, kaya tatakpuhan natin sila, namin sila sa harap nila. Pagkatapos, mula sa pananambang ay inyong sasagupin ang lungsod. Yan. Naintindihan po yung strategy nila. Ha? Kaya parang tinutukso nila ang mga tao sa ano? Parang dinaya nila ang mga tao sa ay akala nila, oh, tatakas sila. Habor ko na lang. Tapos nang nawala na yung sundalo sa loob ng ay, sa likuran ng lungsod ng ay, sino po yun? Sino ang nakahanda? Yung ilan po sila? 30,000 lalaking matapang na mandirigma. Kaya sino ang nanalo? Israelita. No? Tinulungan ng Diyos ang mga Israelita at Josue, pero inihanda nila ang girang ito ng mabuti. Naintindihan po? Kaya dapat ganito po ang ating 2021. Yung lahat ng ginawa nila ay nagagali sa kanilang isip, puso. Kaya buksan po natin ang Biblia. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Deuteronomy chapter 6. Chapter 6 verse 5. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng inyong buong puso, ng inyong buong kaluluwa, ng inyong buong lakas. Ibigin nyo ang Panginoong mong Diyos. Hindi hanggang dito lang. May ano po, may dagdag. Ano po yun? Ng inyong 90% kaluluwa, ng inyong 50% lakas, hindi, buo, 100%. Ano pang una? Puso, kaluluwa, at lakas. Yung mga kilos na walang isip, hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. No? Yung mga kilos na walang plano, na mabuti, hindi ito po ay katanggap-tanggap sa Diyos. Siyempre, malulugi sila lahat kung ganyan, no? Kaya po, kailangan natin gamitin yung ating puso, isip ng lubos para sa Panginoon. Kaya yung pang sinabi ng Roma chapter 12, ito matanyang na Bible verse na siguro alam nyo na. Roma chapter 12 verse 1. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabangan ng Diyos, ng inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handok na buhay, banal, at kasiyasya sa Diyos na siyang inyong makatuwirang paglilingkod. Tingnan po natin, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handok. Ibig sabihin, yung ihandok ninyo ang inyong pamumuhay. Ano pang pamumuhay natin? Ito pang ano, kilos ng mga katawan. Yung pang pamumuhay natin, ano? Mula sa umaga hanggang sa gabing-gabi. Yung mga kilos, yung pang ating ano po, pamumuhay. Kaya ihandok nyo ang inyong pamumuhay na gamit ang inyong katawan. Naintindihan po ba? Yung po ang isang handok na banner na buhay na siya sa Diyos. And then verse 2, huwag ninyong tularan ang sanibutan ito, kundi magpagoy sa kayo
pamagitan ng pagbabago ng inyong pakiisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung ganun, paano natin ihandok yung ating buhay para sa Panginoon? Magpago kayo. Magpago kayo. No? Ano po? Sa pamagitan ano po? Pagbabago ng inyong pag-iisip. Baguhin mo ang inyong kaisipan, pag-iisip, upang magpatunayan ninyo kung alin ang mabuti, alin ang lubos na kalooban ng Diyos. Kaya gamitin nyo ang inyong puso, isip, ng lubos para paggawa ng Kristiyanong pamumuhay, no? Kaya po, New Year goal. Ano po ang maganda? May Toyota, mo ganito yata. Mo sa halim ng ganitong yung approach, we need to pray, we need to search, we need to think about that ng mabuti, no? Ng mabuti. And then dapat gagawa tayo ng mabuting plano. Paulit-ulit, no? Kaya sa mundong ito, meron pong ganitong yung pananalita, metacognition, the process of thinking about thinking. Kaya kailangan gamitin yung ating puso, isip ng lubos. Kaya kailangan natin ayusin yung ating isip, ating puso, ating plano, no? Kaya sa mga scholars, meron pong ganitong terminology, metacognition. Ibig sabihin, thinking about thinking. Yung thinking process used to make decision that maximize learning outcomes and help students meet their goals. Kung ginagamit ito sa eskwelahan, to maximize their learning outcomes. Thinking not just about what of learning, but the how. Paano? About what and about how. Kaya metacognition process, una, plano. Tapos monitoring. Tapos evaluate. Ito pang basic, no? Basic. Kaya goal natin. Tapos maganda ang goal nila. Tapos walang plano. Walang kabuluhan ito. Kung meron kang goal, dapat meron kang plano. Tapos monitoring, para ito talagang ito gamitin, kailangan check paulit-ulit. And then tapos evaluate. Evaluation, regular evaluation, weekly, monthly, need to evaluate. Ano? And tapos kailangan baguhin yung plano na para naging mas maganda ang resulta. Naintindihan po ba? Kaya 8 ways to develop metacognitive skills. Maraming mga kwento tungkol sa metacognition. Kinuha ko ng mga ilan lang. Sa tingin ko ito maganda kung ganyan lang po. No, you don't know it, or no, you don't know it. Know what you don't know. Kunwari Bible, hindi ko masyadong maintindihan yung sinabi ng Levitico. Yung pang metacognition, no? Hindi ko masyadong maintindihan yung Apocalypsis, no? Yung Bible verse memory, hindi po ito tapos. Ito medyo isa ulo na. Ito hindi pa. Yung target ko noong taon, ito naman, hindi po ito tapos. Yun tang metacognition. Set yourself great course. Good course. Prepare properly. Ibig sabihin, preparation ay importante. Preparation. Ito pang ating trabaho. Preparation.
pagtatagumpay sa Diyos. Yung preparation sa atin, no? Tama po? And monitor your performance weekly, monthly, daily. Keep a diary. Keep a diary. This will improve self-awareness. Ah, hindi pala ito. Dapat ganito pala. Tapos, react better to the feedback you get. Kung meron pong feedback mula sa ibang tao, yun mahalaga. Kung meron pong feedback mula sa fellowship, mula sa Diyos, dapat tanggapin natin ito, dapat ito na tanggapin ng maayos, seek out feedback, tapos kung walang feedback mula sa iba, tanong-tanong na lang. Ask yourself also good questions. So kaya, how to create to-do list and actually get things done? To-do list, ibig sabihin, ito pang plano. Detalyadong plano. Detalyadong plano. Weekly, monthly. So, una, yearly. Ano pang goal natin? And tapos, buwan-buwan. Kada buwan, ano pang dapat ano po, tapusin? And then, tapos, ayon sa yung planong ito, ano pa ang kailangan kong tapusin? Yan. Ngayon week. Ngayon week, kailan? Mula sa Lunes hanggang sa Sabado, kailan? Huh? Yun po ang to-do list. And then, actually get things done. How to create to-do list? How to actually get things done? Kaya, be clear about what you need to do. Ito, metacognition. Ano pang talagang gusto ko? Ano pang kailangan tapusin ko talaga? Don't randomly date task. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Ah, yung pang kailangan ko ngayon week. Kung ganun, Monday ito, Tuesday ito, Thursday ito, Wednesday ito, Thursday ito, Friday ito, Saturday ito. Ayon sa pakasunod, ilagay na lang. Ganito po ba? Ay, hindi. Yung trabaho ito, yung gawa ko ito, siguro Tuesday ang maganda. Kasi Monday mo, ganito. Thursday ay maganda. Kasi mo Wednesday, ganito. Ito, Wednesday na lang. No? Yung pag-ayos ng, paglagay ng, yung mga listahan sa bawat date. Ang importante, and then group similar tasks together. Akala ko iba-ibang trabaho. Ah, parehas pala ito. Parehong trabaho pala ito. Pwede itong tapusin sabay-sabay. No? Isang lakat na lang. Isahan na lang. Naintindihan po ba? Yan. Make your to-do list motivating. Motivating ibig sabihin, call my customer. Kung hanggang dito lang, walang motivation. To make sure they are happy. Ito pang motivation. Naintindihan po ba? Mo invitation, evangelization, para ano po, para sa kanyang kaluluwa, mo ganyan. Kailangan yung motivation daw, do a weekly review. De, tapos, pagkatapos ng isang linggo, kailangan natin, ano po, i-evaluate yung gawain natin. Much better, ano, kung araw-araw. Kung araw-araw. Kaya, Epeso chapter 5, Epeso chapter 5 verse 15. Epeso chapter 5 verse 15. Kaya maging mag-ingat kayo sa inyong maglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kunti kaya ng marurunong. Mangingat kayo sa inyong, ano po? Paglakad, araw-araw. Ano ang ginawa ko? Ano ang kailangan kong gawin? Ano ang kagustuhan ng Diyos? Verse 16, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ibig sabihin, malalapit na ang kanyang pagdating talaga, lalong-lalo ng 2021.
Ngayon, 2020, talagang yung panahon ito, ano, masasama na talaga, no? Pasasama, no? Lalong-lalo na, ano po, taon-taon. Verse 17, kaya huwag kayong maging mga hangar, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya ano po ang kagustuhan ng Diyos ngayon week? Ano to ang talagang kalooban niya ngayon buwan? Naintindihan po ba? Ano po ang talagang gusto niya ngayon araw? Sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya kayo'y, kaya sa English, be careful how you walk. Be careful. Not as unwise men, but as wise men. Making the most of your time. Maximize your schedule, your time. Maximize your time. Because the days are evil. So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Kaya sabi ng Biblia, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Doon sa Haggai, pag-isipan ninyo ang inyong mga lakad. Tama po ba ito o hindi? Ito po ang kalooban ng Diyos? Ito po ang kagustuhan ng Diyos? Kaya sinabi ng Bible, kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad. Mabubusok sa kanilang sariling mga pagkana. Kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad. Doon po sa Kaikaan chapter 1 verse 31, kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad. Kaya ibig sabihin, yung lakad, bawat lakad sa harap ng Diyos, ito pa ay nakakonekta sa ating gantimpala doon sa langit. Kaya yung bawat lakad sa bawat araw ay napakahalaga. Napakahalaga po ba o hindi? Napakahalaga po ba o hindi? Napakahalaga po ba o hindi? Napakahalaga. Napakahalaga po ba o hindi? Napakahalaga. Ah, okay po. Kaya, gaya ng alam po natin, akong Panginoon, sinabi ng Diyos, akong Panginoon, sumisiyasak ng pag-iisip, sumusubok ng mga puso ng tao. Tapos, tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumatanggap ng kabayaran ng mga bagay na ginawa niya. Sa pangitan ng katawan, doon po sa Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10, kabayaran ng mga bagay sa mga bagay na ginawa niya sa pangitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya subukin ng bawat isa ang kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling gawa, paulit-ulit. Ano po? Kailan po? Araw-araw. Araw-araw. Mga awik, chapter 96. Mga awik, verse 2, umaawik ayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan ng Niya, ipahayak nyo ang kanyang pagliligtas sa buwan-buwan, araw-araw. Ipahayak nyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Yung evangelization, kung meron po tayong Bible seminar, may Bible seminar daw. Kung ganun yung pampasimula ng ating trabaho, hindi. Araw-araw po yun, yung evangelization. Kay sinuman, yung mga lahat ng tao na nakasalubungan natin, no? Yung pang lahat ng kaluluwa. Araw-araw. Kaya basta yung paglilingkod sa ating paglilingkod sa Panginoon, araw-araw po yun. Araw-araw. Mga gawa, chapter 2, verse 46, araw-araw, habang sila'y makakasama sa templo, araw-araw, habang sila'y makakasama sa templo,
Unang Korinto chapter 51 verse 31, ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, ako'y mamamatay araw-araw. Lucas chapter 9, buksan po natin. Lucas chapter 9 verse 23. Sinabi niya sa lahat, kung ang sinuman ang nagnanais sumuno sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, makpasan ng kanyang krus araw-araw, buwan-buwan, no? Paminsan-minsan, kung may Bible seminar, sa araw-araw, sumuno sa akin. Kaya basta, yung ating suriin ninyo ang inyong lakad, pag-isipan ninyo ang inyong sariling lakad, ano po, kailan? Paminsan-minsan? Araw-araw. Araw-araw. Kaya yung handok natin, ano po? Araw-araw. Kaya, Israelita naman, na po, nagbigay sila ng handok sa Panginoon araw-araw. Araw-araw. Umaga tsaka hapon, umaga tsaka gabi, araw-araw. Kaya isang gordero na ang inihahandok sa umaga, ang isa pang gordero na inyong ihahandok sa paklubok ng araw. Ibig sabihin, mula sa umaga hanggang sa gabi. Yun po ang ating plano. Kaya ibigin nyo ang inyong Panginoon ng inyong buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong araw. Kaya siya po ang isang tanyak na negosyante na may malaking investment bank, J.P. Morgan. Narinig nyo po ba, J.P. Morgan? Siya po ang isang Hudyo rin. Ito pang talagang influential banker yan. Banker siya, influential banker. One day, a man approached J.P. Morgan and held up an envelope, said, "Sir, in my hand, I hold a guaranteed formula for success." One man approached J.P. Morgan. Sabi niya, sa envelope, sa loob ng envelope, meron pong formula daw para sa pagtatakumpay, which I will gladly sell to you for $25,000. Mura lang ito, sabi niya. Kaya si J.P. Morgan replied, "I do not know what it is in the envelope, so kaya, if you show me, I like it, I give you talaga my word as a gentleman that I will pay you what you ask." The man agreed, and then hand over the envelope. J.P. Morgan opened it and extracted a single sheet of paper. And then he gave it one look and handed a piece of paper back to the gentleman, and then pulled out his checkbook and paid the man the agreed upon $25,000. Ibig sabihin, sa pananaw ni J.P. Morgan, yung sinabi dito, tama. Anong sinabi doon? Every morning, write a list of the things that need to be done on that day, and then do them. Ang importante, every morning. And then, isulat mo. Yun pa ang importante. No po? And then, yung listahan. And then, do it. Do them. Kaya, meron pong maraming mga research tungkol sa daily report. Write it down. Make it happen. Knowing what you want and getting it. Writing on both sides of the brain. Gamitin nyo ang inyong puso, inyong utak. Kaya ihandok nyo ang inyong katawan, sabi ng Biblia. Ano pang pinaka-importanteng bahagi ng katawan? Sa inyo, ano pang pinaka-importanteng bahagi ng inyong katawan? Ano po? Ha? Ano po? Ulo.
Ito ang pinaka-importante. Bakit po? Sa loob ng ulo, may utak, brain, headquarter. Ito pang pinaka-importante. Ha? Tama po? Kahit lahat okay na, yung katawan, lahat okay na. Kung patay na yung brain, anong mangyari? Patay na yan, no? Patay na. Kaya, writing on both sides of the brain. Gamitin nyo ang inyong puso, isip, upang tapusin ang mga plano ng maayos and gawin ito. Put your hearts on paper. Put your hearts on paper. Ito po anong ito po ay naklalaman ng maraming true stories of what happened when people write from their hearts. The shared insight, the new beginnings, the dreams that miraculous come true. In 50 provocative short chapters, acclaimed author Henny Clouser showed the power of written word in everyday life. The power of written word in everyday life. Kaya po, hindi naman sa mo sa gaya ng sinabi ng librong ito, mo kaisaan po, meron pong ganyan. Ano po, tama po ba? Kaisaan, no? Daily activity report, completed task, ongoing task for next week approved by employee name. Kaisaan, ganito po yun. To-do list. Kaysa kusina, kaisaan. Ganon po ang pamumuhay ng mga tao na masipag. The plans of the diligent lead surely to plenty. Kaya po, kung ganon, sa detalyadong paraan, yung kanina, yung J.P. Morgan story, what can you change today? Paano ito isabuhay sa ating panahon? Write a list of all things that need to be done that day. Write a list of all things that you like to do be done that day if you have the time. Ibig sabihin, yung importanteng bagay, tapos kung may oras pa, ito pa rin. And check your emails at add tasks to the correct list. Kung meron pong feedback, kung meron pong utos, mula sa boss o na ganyan, ganyan. Do them in the right order. Prioritize the list. Prioritize the list. Ito po, finally, ito pa ang pinaka-importante. Ito dapat tapusin. Anong oras, umaga o hapon, gabi? Do them in the right order. The military leader's book, sabi dito, decide what three most impactful things that you do are. Write them down on a card. Put the card somewhere inside to remind you every day. Kaya, yung mga masipag po, lahat po sila ganito. No? To-do list. Ano ang ginawa nila? Ano ang tinapos nila? Ano ang nangyari talaga? Sa Kristiyano din po, 70 resolution. New Year resolution mo, isa, dalawa. Siya naman, ano, ilan daw? 70 resolution written in 1722 at age 19. Jonathan Edwards, 18 years old. 70 resolution pa, no? Kaya, how to write a daily report to your boss? Templates in Word docs, PDF, daily process, progress report format. No, marami po sila. Marami po sila. Kaya po, si Jonathan Edward, ginagami ng Diyos para sa kanyang ministry ng mabuti. Siya po ang isang tanyak na pastor doon sa Amerika. Kaya po, daily check-up. Una, kaya kung ganito, una, year goal, then ayon sa yung goal na ito, yung monthly
monthly plan. Yes. Mula sa January hanggang sa December. At tapos ayon sa monthly plan, weekly plan. Weekly plan mula sa Lunes hanggang sa Sabado. Ayon sa weekly plan, daily plan. Mula sa umaga, kung ganun 7 a.m. hanggang sa 10 p.m. Sabi nila, anong magandang paraan? Time-based. 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 p.m. Time-based. Ano ang plano? Plano muna. Okay po, naintindihan po ba? Kung tapos na isang araw, anong nangyari talaga? Ano ang tinapos natin? Anong nangyari talaga? Yung actual. Kailangan, kaya umaga, kailangan natin isulat yung actual. Ito, kailangan po yung isang notebook. Ibig sabihin, isang notebook. Then, tapos hapon, gabi, anong nangyari? Kaya sa kada oras, dapat may record. Anong nangyari? Before lunchtime, tapusin. Before dinner, tapusin. Before sleeping time, tapusin. Tapos, sa huli, ano po ito? Evaluation or reflection. Dito, sana ganito, ganito, ganito. Ito pala. Next time, ganito na lang. Ganito tayo. Evaluation. Naintindihan po ba? Tapos, pagkatapos ng isang week, evaluation. Pagkatapos ng isang buwan, evaluation. Para, ano po, kung meron pong mga kailangan natin bakuhin, kailangan itong gamitin para sa next month schedule, next week schedule. Kung ganun, anong nangyari sa bandang huli? Yung goal natin ay will be, ano po, sabi ng Biblia, will be established. Will be succeed, will be established. Magaganap po ito sa bandang huli. Kahit hindi 100%, mga 90%, magaganap ito talaga, no? Kung ganito po ang kaya mo para sa monthly plan, kailangan pong yung calendar. Ano pang kailangan? Calendar. Okay po. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, no? Linggo, may linggo dito ba yan? Ano po ang kailangan gawin para sa goal? Tama po, 19 yan po. Then evaluate. Pag-isipan ninyo ang inyong lakad, sabi ng Biblia. Kaya tungkol sa goal,
Siyempre, ito po hindi para sa mga makamundang negosyo, parang ganon. Kailangan po yung kung meron po kayong negosyo, yung isa sa kanila, meron din pong ganon. Para sa ating Kristiyanong pamumuhay, lalong na yung apat na elemento para sa ating Kristiyanong pamumuhay, words of God, prayer, fellowship, evangelization, evangelism, words of God, listening. Lalong-lalo na yung Wednesday sermon. This year, our attend completely, without absent. Lord's Day, syempre, no? Wednesday din. Reading Bible, okay? Mo, 3 times a year, we read the Bible. Every day, kung ganon, ilang chapter? 10 chapter, wala na, ganyan. Morning, afternoon, evening. Words of God. Yung Wednesday sermon, importante, ano? Tama po ba? Alam niyo po ba, sa lahat ng iglesia sa bawat bansa ay manonood ng parehong sermon. Ano ng parehong sermon? Lahat ng iglesia nagiging iisa. Kaya kung meron pong church na walang Wednesday sermon, sa pananaw ng Diyos, mabuti po ba ito, masama? Masama po ang church na ito. Kung meron pong ganitong church na walang Wednesday sermon, masama ito. Sa totoo lang, Wednesday sermon, ito ang iisang paraan na lahat ng bansa, lahat ng iglesia na bawat bansa, naging iisa weekly. Weekly. Ito ang katawan ni Kristo. Naintindihan po ba? Walang ganitong iglesia sa ibang lugar. Bakit po? Kasi yung pangalan nila lang, iglesia, no? No? Basta, lahat ng iglesia sa bawat bansa, buong bansa, manonood ng parehong sermon sa parehong, halos parehong petsa, Wednesday, tungkol sa totoong kaligtasan. Kaya napakahalaga ito. Prayer, o isang oras sa isang araw, o dalawang oras sa isang araw, I will pray. O fellowship, I will attend lahat ng fellowship, no? Evangelism, isang beses, isang araw, I will try to evangelize. Isang beses, isang araw, kahit sinuman, I will share the words of God. Hindi tapos yung mga target. Yung family, sino-sino, magkaibigan, yung name nila, pwedeng ilagay dito. Ano? Tama po? Halimbawa lang po ito. Para dito, ano pa ang kailangan gawin? Buwan-buwan? Weekly? Ngayon week? Ngayon araw? Ngayon oras? And evaluate. Kaya sabi nila na pagkatapos ng paggawa ng ganitong daily, monthly, weekly checkup, natakpuan nila na maraming oras na sinasayang nila. Maraming oras na ay nawala para sa walang kabuluhan na bagay, no? Mo SNS na mo hindi kailangan pa, mo sa harapan ng TV, ma hindi kailangan pa. Maraming oras na ay nawala. Sayang daw yung lahat ng oras na nawala. Natakpuan nila yung mga problema ng maayos. Kaya po, subukan niyo po ito. Subukan niyo po ito. Importante. Tapos,
meron po tayong magandang plano, no? Meron po tayong magandang goal, plano, lahat, araw-araw may check-up. Pero meron pong isa pang kulang dito na dapat natin iwasan. Ano po yun? Ano po yun? Josue, Joshua, chapter 3, verse 5. Josue chapter 3 verse 5, sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanner kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalagan lahan ang Panginoon sa inyo. Magpakabanner kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalagan ang Panginoon sa iyo. Ito pang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Josue sa mga Israelita. Bago winasak niya ang lungsong ng Jericho sa pamamagitan ng lindor. Sino ang gumagawa ng lindor? Diyos. Pero kaya yung gira ng ito ay ano po, madali po sa kanila, ano, kasi may tulong ng Diyos sa kanila, ha? Gagawa siya ng lindor, wasak lahat, nawasak na lahat. Gaano kadali ito, ano? Kung may tulong ng Diyos, lahat madali na. Pero meron pong isang requirements. Ano po yon? Magpaka-banner kayo. Ibig sabihin, alisin mo ang mga kasalanan. Iwasan mo yung karumihan sa inyong buhay. Kahit meron po tayong magandang plano, kung meron kang kasalanan sa inyong buhay, walang kabuluan ito lahat. Ano? Tama po ba? Walang kabuluan. Kaya, nanalo sila sa giyera laban sa Jericho, lungsod ng Jericho, pero pagkatapos doon, natalo sila sa giyera laban sa maliit na lungsod ay bakit po dahil sa kasalanan na nagawa nila. Bakit po si Akan, yung isa sa mga Israelita, si Akan, kinuhahan niya ang mga bagay, mga material na bagay, maginto, ano po, mga ano, damit, mahalagang damit, pila na dapat ihandog ito para sa Panginoon, no? Pero ikinuha niya ito ng personally, eh, personally. Kaya Jose chapter 7 verse 21, Jose chapter 7 verse 21, nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabar na mula sa Sinar, ang 200 siklong pilak, ang isang barang ginto ng 50 siklo, ang timbang ay akin nga ninasa, kinuha. Ito ang kinuha niya, si Akan. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, verse 13, parehong chapter, verse 13, tumayo ka, pagkabanalin mo ang bayan, sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa ginna mo, O Israel, ikaw ay hindi makakatagar sa harapan ng inyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa ginna ninyo. Ha? Ito ay para sa Panginoon naman, mukhang ano, magandang damit mo, ginto, pila, kinuha niya para sa kanya. Itinago niya para sa kanya. Kasalanan po ba? Hindi. Kasalanan? Kung meron pong ganitong kasalanan, anong sinabi ng Diyos? Ikaw ay hindi matatagal sa harapan ng inyong kaaway. Kaya para sa ating mission, New Year goal, para sa inyong bawat Kristiyano, para sa Iglesia,
Ano pang dapat unahin? Alisin nyo ang mga kasalanan, mga tago, mga lihim na bagay. Dahil alam ng Diyos lahat, no? Kaya yung pang ano po, isa pa basic, ano, basically yung ano po, banal na pamumuhay, yung pang ano po, kailangan. Tapos isa pa doon po sa Luke, Exodus chapter 17. Exodus chapter 17, verse 8. Nang makagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim, sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka, lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng buror na hawak ang tungkot ng Diyos sa aking kamay. Nang makagayoy dumating si Amalek, nakipaglaban sa Israel sa Rephidim, sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki. Lumabas ka, lumaban kay Amalek. Tapos bukas, tatayo ako sa taluktok ng buror na hawa ang tungkot ng Diyos sa aking kamay. Tapos, ano pang nangyari? Verse 10, ginawa ni Josue ang sinabi ni Moses sa kanya, nakipaglaban kay Amalek. Sina Moses, Aaron at Hur ay umakya sa tuktok ng buror, ang kapag itinataas ni Moses ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel. Kapag kanyang ibinaba pa ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek. Subali ang mga kamay ni Moses ay nangalay. Heavy na heavy. Kaya sila ay kumuha ng isang bato, inilagay sa ibaba kanyang inupuan. Inalalayan nina Aaron at Hur ang kanyang mga kamay. Ang isa ay isang panik, isa ay kabilang panik. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paklubok ng araw. Nilipunit Josue si Amalek ang bayan nito sa pamagitan ng talim ng tabak. Talim ng tabak. Kaya meron pong dalawang klase ng yera na ito. Yung physical batters. Talagang yung si Josue ay pumasok sa gitna ng Amalek. Nag-away na sila, nakipaglaban sila. Ano po? Kaya tapos si Moses naman, nasa buntok siya. Tapos itinas niya ang kanyang kamay. Ano pang ibig sabihin ito? Nanalangin siya sa Diyos, na may pagtitiwala sa kanya. Kung nagtitiwala sa kanya sa pamagitan ng panalangin, sino ang nanalo? Israel. Kung hindi, Amalek. Kaya ibig sabihin, yung una, si Josue, dapat pumasok doon. Kaya nandito po tayo. Dapat pumasok tayo sa mundong ito. Tapos na may kalakasan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito pa ay spiritual war. Kaya yung ating
pakipaglaban sa ating pakilaban, meron pong dalawang klase ng bagay. Ano po? Visible war, tsaka invisible war. External war, tapos internal war, spiritual war, and physical war. Ano? Naintindihan po? Kailangan yung trabaho, aral, ano, para sa yung pagtitipon, kailangan gamitin yung ating katawan. Pero ano pang mas importanteng bagay? Yung ating spiritual na ano po, kalakasan. No? Eh, kaya, tandaan po natin, ang mga kamay ni Moses ay nangalay. Nangalay. Kaya, tinulungan ni na Aaron at Hur. Aaron, siya pang isang priest. Isang priest. Yung Hur naman, yung pangalan ng, ibig sabihin ng pangalan ng Hur ay, pangalan ni Hur ay ano, freedom, liberty. Kaya si Aaron, siya pang imay ng Kristo Jesus. Yung Moses, siya pang imay ng Amang Diyos. Si Hur, siya pang imay ng Banal na Espiritu sa loob ng Iglesia. Sa loob ng Iglesia. Kaya kung walang tulong ng Iglesia, mga pagtitipon, paano tayo mabuhay bilang Kristiyano ng mabuti ayon sa plano? Imposible, no? Imposible po ito. Kaya tandaan niyo po ba ito? Yung agila? Yung agila po, tandaan niyo po ba? No? Kahit maganda ang pakpak niya, kung hindi maayos yung ano po, yung biyaya niya, walang kabuluhan nito, no? Kaya meron pong hangin na paitaas, na malakas. Yung pang ano po, imay ng Banal na Espiritu. Ito pang espiritu na giyera. Kaya ginagamit natin yung ating katawan bilang handok. Kailangan nating gamitin yung ating puso, isip ng lubos. Yung buong puso, buong isip, buong kaluluwa. And then, tapos, ito po ang giyera na spiritual sa pamamagitan ng iglesia. Ano pang iglesia? Ito pang katawan ni Kristo. Ang Panginoon Jesus, siya pang ating kanungan. Siya pang ating sandata spiritual. Ano po? Yung Panginoon Jesus. Nasaan yung Panginoon Jesus ngayon? Yung iglesia mismo. Yung katawan ni Kristo. Kaya manatili kayo sa iglesia. Puno ng ubas. Katawan ni Kristo, ito ang ating kanlungan, spiritual, ito pang ating sandata. Kaya sinabi ng Bible, sapagkat kung saan nakakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, naroon ako sa ginna nila. Matthew chapter 18 verse 20. May ito, verse 19 naman, sabi dito, sinasabi ko rin naman sa iyo, kapag makasundo ang dalawa sa inyo, sa lupa tungkol sa anumang bagay, kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kanilang hinihiling, ang kanilang panalangin, sasagutin ng Diyos. Hindi po yung panalangin ng isang tao, ano? Panalangin ng dalawang tao na may iisang ano po, isip, iisang puso. Eh, kaya, panalangin ng dalawang tao tungkol sa anumang bagay. Kapag makasundo ang dalawa, para sa ano? Makasundo sila, para sa ano po? Para sa Panginoon? Tama po? Para sa kalooban ng Diyos? Paano sila naging iisa? No? Kung sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, kasi yung kalooban ng Diyos, iisa naman. Kaya, naging iisa po sila ng madali. Yung kalooban ng Diyos, hindi marami. Isa lang yan. No? Kaya ang buong iglesia ay naging iisa para sa Panginoon, para sa kanyang kalooban.
Kaya Roma chapter 12 kanina verse 1 and 2, yung pang ano po, yung pang pinagram po natin, ano po, Roma chapter 12 kanina 1 and 2, verse 3 tingnan po natin, Roma chapter 12 verse 3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyana, ibinibigay sa akin ang bawat isa sa iyo ay huwag mag-isip ng kanyang sarili ng higit kay sa nararapat ng isipin, kundi mag-isip ng may katinuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinangaral ay ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paano ang isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi, ang mga bahagi ay hindi makakatulat ang gaawin. Verse 4, verse 5, kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa-isa. Kaya kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga bahagi. Kaya yung position natin ay iba-iba sa loob ng isang katawan. Pero hindi ito ibig sabihin, marami na ang katawan, isang naman yung katawan. Pero iba-iba ang position, iba-iba ang sitwasyon ng miyembro. Tama po ba? Pero lahat mahalaga. Meron akong isang kilala na ngayon siya pang pastor na, pero dati siya pang cell group leader. Siya pa'y masipag sa paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na paglilinis ng CR ng Soul Central Church. Masipag siya sa paglilinis ng CR pagkatapos ng lunch. Palagi siyang punta doon, ano? Pero meron pong ano schedule. Ngayon cell group yung cell group niya ay na in charge of cleaning CR. Kaya nandyan siya palagi. Kaya hindi siya pastor ngayon, ang brother ito ay mahal na ka. No? Kasi naglilingkod siya sa Panginoon ng mabuti. Sa pananaw ng Diyos, mahalaga po ito. Mga Awit chapter 84 verse 10. Mga Awit chapter 84 verse 10, sapagkat ang isang araw sa inyong mga bulwagan ay mabuti kaysa ang 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanos sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga torda ng kasamaan, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasak siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan, walang mabuting bagay na ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Siya pang ating kalasak, siya pang ating araw, Panginoong Diyos. Kaya kahit yung trabaho ko, kahit yung service ko para sa Panginoon ay parang taanot lang sa pintuan ng bahay ng aking Diyos, mahalaga ito. Yung pang patotoo niya. Tama po ba hindi? Tama po. Naintindihan po? Kaya sa isang araw, yung mga kapatiran, meron silang trabaho. No? Trabaho. 7 hanggang 10 p.m. Aral, trabaho. Tapos, pagkatapos ng trabaho sa church, mga fellowship, pagliling ko sa Panginoon, mga serbisyo. Kaya yung mga kapatiran doon sa Korea, kung meron pong mga, ngayon taon, wala na naman po, dati, kung meron po tayong mga summer retreat, New Year retreat, mga brothers, lahat, busy na busy. Pagkatapos ng trabaho, may pagtitipon. Araw-araw, yung mga leaders naman, palaging busy. Then tapos yung meron pong mga team, project team, upang ipahanda ng yung lahat ng mga ano. Kung ganun, linggong gabi, may pagtitipon pa. Pagkatapos ng
sermon, pagkatapos ng mga fellowship, pagkatapos ng mga ibang serbisyo, may auditioner service upang ihanda ang mga retreat o mga ano po, yung mga ministry. Minsan sa loob ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, umuwi sila sa gabing-gabi na, tuwing Linggo. Gabing-gabi na umuwi, palagi. Sa loob ng dalawang buwan, tatlong buwan. Busy po sila. Kung meron pong mission para sa Philippines, yung mga sister church, mahaba po ang preparation nila, 1 month. May pagtitipon pa. Additional fellowship ng mission team. Meron pong fellowship, sa group, lahat. And tapos may additional pa. Mga 5 beses, 7 beses, preparation, para sa preparation ng maayos. Kaya po, bakit po, paano ito kaya? Ano po, maayos na yung plano. Maayos na yung plano. And then prayer. Sa fellowship. Kaya po, sinabi ng Bible, Marcos chapter 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng mga bagay inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, yun ay mapapasa inyo. Ang lahat ng mga bagay na inyong idalangin at hingin. Inyong idalangin at hingin. Pangalan ng iglesia. Pangalan ng mga, panalangin ng iglesia. Panalangin ng mga kapatid na may iisang isip, iisang puso para sa Panginoon. Yung panalangin nila ay sasagutin ng Diyos. Kaya, kung tayo'y humingi ng anumang bagay, ayon sa kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Tama po? Tayo'y pinapakinggan niya. Tayo, ibig sabihin, plural. Tayo, ibig sabihin, iglesia. Yung panalangin ng iglesia. Panalangin ng mga kapatiran na may iisang isip, iisang pananampalataya, ay kasya-sya sa Diyos. Okay po. Naintindihan po? Yung pang importante. Tapos sabi ng Biblia, kanina yung Amalek, kaya nanalo sila sa gira na ito sa pangitan ng tulong ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Aking lubos ang buburahin. Ano pang plano ng Diyos? Yung Amalek po, ito pang imay ng mga ating laman, imay ng yung mga grupo ng masamang espiritu sa mundong ito, yung ating laman, ating paknanais, yung tukso ni Satanas. Aking lubos ang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit. Yung pang ano, plano ng Diyos. Sa kanyang ikalawang pagdating, ano pang gagawin niya? Papalitan niya. Gagamitan tayo ng Diyos ng panibagong katawan na walang kasalanan, walang paktanasa. Kaya alis niya lahat. Kaya yung pang ating target, ano po? 100% paksunod. Yung pang ating target, no? Na walang kulang. Yung pang ating goal sa panibagong taon. Kaya mula sa umaga hanggang sa gabi, sa oras ng paklubok ng araw. Kaya po, without counsel, Proverbs chapter 50, verse 22, yung sa screen na lang po, without counsel, plans go worry, fail. Ibig sabihin, but in the multitude of counselors, they are established. Ano po ito? Yung plano ito, dapat i-share natin ito sa pamitan ng fellowship. Sa pamitan ng fellowship. Bilang inyong prayer request.
mo kahit hindi lahat kasi mo meron pong medyo personal na bagay, basta kahit papaano we need to share our plan para sa Panginoon. In the multitude of counselors, they are established. And we need to have a feedback from our brothers and sisters. Kung hindi, plans go wari, fail. Nawalang saysay. A man who isolate himself, ang namumuhay ng mag-isa lang, meron pong ganitong ano po, yung character, gusto niyang palaging nag-isa lang, tahimik, ganon. Kailangan niyong baguhin ang inyong character para sa inyong Kristiyanong pamumuhay, no? Sama-sama tayo palagi, no? A man who isolate himself, seek his own desire, enraged against all wise judgment, or sound wisdom sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya darating na pa ang Panginoon. Nalalapit na ang kanyang pagdating, no po? Kaya Mateo chapter 25 verse 1. Ang kaharian ng langit ay mahahambing, may hahambing sa 10 birhen. Ang kaharian ng langit ay ganito. Yung pang 25. Chapter 25, sinabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit ay ganito. Ganito. Ano po? Sampung birhen na kumukuha ng kanilang mga ilawan lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Kasalan ng gordero, no? Yun pa ang kaharian ng langit, yun pa ang mangyayari sa kaharian ng langit. Tanda niyo po ba? Kasalanan ng gordero. Sino ang asawa niya? Iglesia, no? Iglesia. Eh, kaya po, yung sa wedding po sa Galilee, una, meron pong ano, unang pagtitipon, unang meeting kasama ng bride tapa groom, yung tatay, ano po, nagbabasa ng mga covenant. Kabanan. Parang ano po, parang kontrata na ito, marriage contract. Kung okay na sa kanya, lalong-lalo ng babae, ibinigay ng lalaki ang isang kopang wine. Wine. Kung tinanggap niya ito, yung kontrata ito ay mabisa na. Mabisa. Kaya si Jesus, Panginoon Jesus, siya din po ay taga-Galili. Yung lahat ng alakan ng Panginoon Jesus ay taga-Galili. Kaya meron pong mahalagang lesson sa wedding ceremony ng Galilean people. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, bago siya po ay pinako sa cross, sa isang gabi, kumuha siya ng isang saro na ang makapasalamat ay ibinigay sa kanila nang nasabi, uminom kayong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ano po? Tanggapin mo ito. Yung dugo ni Kristo. Hindi tapos, kaya ito pang preparation para sa kasalan ng gordero. Yung mga nakatanggap ng dugo ni Kristo, sila pang nagiging asawa ng gordero. And then, tapos, pagkatapos tinanggap ng asawang yung babae ang kopang wine,
galing sa lalaking ito, kailan po silang magkaroon ng kasal? Kasunod na araw? Hindi. Wala pa pong petsa. Sabi ng lalaking ito, sinabi ng lalaki, oh, babalik ako. I will prepare your room in my house. I will prepare your room in the house of my father. Babalik ako. Naghintay kayo, naintindihan po ba? Naintindihan po? Kung bumalik na sila, yung pang araw ng kasal. Okay, naintindihan po? Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, sa bahay ng aking ama, may maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa iyo? Kung ako ay pumunta roon, may handa ko ang isang lugar para sa iyo, ako ay babalik. Kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung sana ko naroon, kayo rin ay naroon. Kaya darating po siya. Ano po? Darating po siya. Kaya yung nangyari sa Galilee, ito po ang picture of Jesus' second coming para sa kasalanan ng Kordero. Kaya umuwi na siya upang ihanda ang lahat ng bagay para sa kanyang asawa sa future. Kaya ikalang Corinto chapter 11 verse 12, ako'y nakaramdam sa inyo na makadiyos na panibugho sapagka kayo'y itinakta kong mapang-asawa ng isang lalaki. Kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Yung pang Kristiyan ng pamumuhay, preparation, para tayo po ay nagiging asawang gordero, asawa ng gordero. Malinis na birhen. Kaya sabi ng Diyos, subalit tungkol sa araw at oras na yon, walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit ni anak, kundi ang ama lamang. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo malalaman kung anong araw na darating ang inyong Panginoon. Matthew chapter 24, verse 42. Anong ibig sabihin? Anong nangyari sa kasalan, yung kasalanan nila? Ang kamangamanga sa Galilee, hindi nila alam. Hindi alam ng lalaki kung kailan ang araw ng kasal. Sino ang nakpa siya ng araw ng kasal? Tatay lang. Kaya palaging tingnan-tingnan yung tatay niya. Tatay, kailan yan? Kailan? Hintay na lang. Hindi pa tapos. Sige po. Ano pa ang kailangan? Ganito, ganito. Hindi nila alam. Sino? Hindi niya alam. Yung lalaki din. Siyempre, kaya hindi din niya alam yung babaeng ito. Kaya sinabi ng Bible, nakbantay kayo sapaka hindi ninyo nalalaman kung anong araw na darating ang inyong Panginoon. Yun po ang wedding ceremony nila, wedding costume nila sa Galilee. Yung nangyari sa Galilee, ito po ay ano po, talagang angkop na angkop para sa ministry ng Panginoon Jesus para sa atin. Kaya biglang isang araw, gabing-gabi na, sabi ng tatay, ngayon araw na, kunin mo ang inyong asawa. Ngayon na rin po, sige. Sige po, bakit hindi? Kaya sapaka kayo rin ang lubos na nakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng maknanakaw sa gabi. Kadalasan daw po, nakapunta sila sa asawang babae nila sa gabi. Palagi, gabi. Kasi para sa fiesta nila, kaya gabi lang. Bakit po? Kasi kung sa araw, may trabaho pa sila. No? Yung in-invite nila, may trabaho. Kaya gabi lang. Na may trompeta. Na may trompeta. Pupu. Ngayon araw na kasar. Ngayon araw. Pupu. Tapos sapagkat ang Panginoong mismo ay ang bababa mula sa langit na may sigaw ang may tinik na anghel. Para ano po? Kasalan ng gordero. May trompeta ng Diyos. Ang mga namatay Kristo ay babang muna. Tapos tayong nabubuhay na natitira ay agawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon. Sino po? Gordero. Sa papawirin, sa gayon, nakakapiling natin ang Panginoon
magpakailanman doon sa kanyang kaharian. Eh, kaya, sa English naman, we who are alive and remain shall be caught up together. Tinatawag ito, rapture. Ano po? Caught up together. With them in the clouds to meet the Lord in the air. So that we shall always be with the Lord. Kamanga-manga, ayon sa tradisyon nila, dinala nila ang isang carrier. Carrier? Isang carrier. Then doon siya nakaupo. Sino po? Yung asawang babae? Doon siya nakaupo. And binubuhat nila yung asawang babae kasama ng asawang lalaki. Binubuhat. Ito po ang imay ng rapture. No? Cut up. And then nakdadala sila ng asawang babae hanggang sa bahay ng ama niya. Naintindihan po? And then ito pang pasimula. Kung dumating na sila lahat, ito pang pasimula ng kasalanan nila. Kaya tayo magagalak, tayo magpakasama, ibigay natin sa kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating ang kasar ng gordero. Inihanda ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili. Tapos, isara nila ang pinto. Lucas chapter 13 verse 25, kapag tumayo na ang may-ari ng bahay, may sara na ang pinto. Nagsisimula kayong tumayo sa labas, tutuktok sa pintuan. Magsas, Panginoon, pakbuksan mo kami. Siya'y sasagot sa inyo, huli na. Huli na. Yung pang tradisyon nila, tapos ito pang angkop na tradisyon. Kaya, ibig sabihin, darating na po ang Panginoon, kaya upang ihanda ang ating sarili bilang malinis na birhen, yung gore natin, ano po? Holy life, yung pang pinaka, ano po? Sa loob ng iglesia, birhen, ng malinis. Kaya, Matthew chapter 25 pa, isa pang talinghaga para sa kaharian ng langis, sa pagkatulad sa isang tao na maglalakpay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin, ipinakatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Mga 5 talento, 2 talento, 1 talento. Pagkatapos humayo na siya sa paglalakpay, verse 19, pakalipas ng mahabang panahon. Ngayon, dumating na ang Panginoon ng mga alipin yon, makipag-ayos sa kanila. Ano po? Sa English, settle the accounts with them. Accounts. Bibilangin nila. Ano ang nangyari sa inyong negosyo? Ibinigay natin yung mga talento, mga bagay-bagay, yung oras, yung lakas natin, yung katawan natin. Ano ang ginagawa natin? Ano ang tinapos natin? Kaya kung walang control na maayos, yung lahat ng oras ay sayang. Naging sayang lang. Ano? Kaya sabi ng mga scientifico, kung hindi natin i-control yung ating oras na ganito, kontrolin natin yung ating oras na ganito, 30%, at least 30% naging mas mataas yung production, mas productivity yung buhay natin. Ilang porsyento? 30%, minimum 30%. Kung walang control, walang pagpapago. May pagpapago konti, ma 3%, 5%. Naintindihan po ba? Kaya yung mga tao na nakasulat sa kanyang plano sa papel ng maayos araw-araw, nagaganap daw yung plano nila ng 70%. Mahigit sa 70, minimum 70%. Kaya, ito po ay mahirap na trabaho? Mahirap na trabaho ba ito? Mahirap po ba o madali lang? Mahirap po ba yung madali? Araw-araw, anong ginagawa ko? Sulat-sulat. No, anong tinapos ko, dapat ganito, kung ganun ganito tayo next time. Mahirap po ba ito o madali lang?
Mahirap po ba ito? Madali? Ano po? Mahirap po ba? Madali? Ano po? Mahirap? Mahirap po ba ito? Madali? Ha? Kaya? Tama lang. Tama lang. Kung detalyado ang sulat ito, mas ano po, mga isang oras na kailangan. Basta, kung wala ito, walang mangyari. Eh, kaya, ano pang resulta? Sa screen na lang po, chapter 25, verse 21, sinabi sa kanya, ano, setter account, accounting po ito, accounting. Ano po? 24 hours. Yun pa ang, ano po, 365 days. Ito pa ang, ano po, yaman natin. Ito pa ang puhunan natin. Puhunan natin. Ano ang resulta? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti ang tapan na alipin. Meron pong mabuting resulta. Naging tapak ka sa counting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Counting bagay ito, counting bagay. Counting bagay po ito, counting bagay, araw-araw, counting bagay, no? Hindi kailangan maraming pera para dito, ano? Sulat lang. Pencil, tsaka notebook, no? Yung pang accounting, pencil, tsaka notebook. Dapat sanay po kayo sa, hindi tapos, ikaw na masama, tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan. Hindi tapos, dapat ano daw po? Dapat sanay inilagak mo ang aking salapi sa mga lakar ng salapi. Sa English na bangko po, bangko. Ano po ito? Iglesia. Spiritually, ano pang bangko? Iglesia. Kung ilagay natin yung ating oras, ilagay natin yung ating katawan, sa loob ng iglesia, ay may service naman, may ano po, magpaklilingkod, minsan paklilinis, mo ano-ano kanina, mo ito mo whiteboard, ano-ano lahat, kung may Bible seminar, tulong-tulong. Automatic yan. Ano po yung gantimpala? Automatic. May tubo. Nang sa aking pagdating, matatanggap ko kung ano ang aking pati na ang pakinabang, yung tubo, kay konti. Ikaw talagang ano, tamad. Tamad. Masama, tamad. Ano pang tamad? Walang plano. Walang daily check-up. Tamad. Masama. Yung goal niya, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Masama ito, tamad. Nawala na yung goal, masama. Nawala na yung control, tamad. Anong nangyari? Eh basta, sa church, dapat nandito po tayo. Kaya no work, no pay. No work, no pay. Kung wala kang sakripisyo para sa Panginoon, walang gantimpala. Ano po? Tama po ba? Sa mundong ito din, ang magnanakaw, huwag nang magnakaw pa, kundi, ano po, magtrabaho kayo ng mabuti. Gumawa siya sa pangitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, sabi ng Biblia. No? Kung ang sino man na ayaw nang magtrabaho, huwag ting namang kumain. Kung ayaw nang magtrabaho, huwag ting namang kumain. Yun ang sinabi ng Bible. Ano po? Kaya, sa mundong ito, meron pong trabaho kay sino man. Mula sa araw hanggang sa gabi, trabaho. Kung may trabaho, may sahod. Tama po ba? May sahod. Pagkatapos ng trabaho, may serbisyo para sa church, para sa Kristiyan ng pamumuhay. No? Kaya para dito, may sahod pa? Ay, siyempre, wala po. Wala. Doon po sa ibang mga church tao, sabi nila, kung kumakanta sila bilang choir member, may bigay daw. 500 pesos daw, may bigay. Kung ano, nagsaservice sila sa kusina, may bigay daw. Ano? May sahod.
Church ba ito? Hindi po ito. Ano? Kaya walang sahod ito. Para kung may trabaho, may sahod. Pero sa totoo lang, yung lahat ng ito, yung lahat ng trabaho din, para sa ano po yon? Para kay God. Ito din, para kay God. Sa totoo lang, ito din po ay gamitin natin ito para kay God. Lahat. Para sa gantimpala. Ano po? Kaya wala pong bigay sa inyo kahit nandito kayo. Ano po? Mula sa church. Bigay mo sa para sa church. Ano? Baliktad na. Baliktad. No? Kaya po, sabi ng isang Kristiyano, William Penn, no pain, no palm. No thorns, no throne. No gar, no glory. No cross, no crown. Kaya para sa ating panibagong taon, kaya Hebrews chapter 13 verse 17, Hebrews chapter 13 verse 17. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagpabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaan, gampanan nila ito na may kagalakan, hindi nang may hapis. Sapaka kung ganito, hindi ito magiging kapakinaba ng sa inyo. They keep watch over you as a man who must give an account. Give an account. Kaya ano pang ministry ng iglesia para sa mga miyembro? Yung ginagastos nyo ay tama ba? Yung ginugugol nyo ngayon araw? Tama ba o hindi? Huh? Anong mali? Anong kailang baguhin? Yung buwan nyo, yung linggo, isang buwan, yung lahat ng ating lakad, yung mga material na bagay. Tama po ba hindi? Kasi darating ang Panginoon. He will settle account. Naintindihan po? Kaya, time is gold. Time is money. So we need to have a good goal and plan. Tapos, yung lahat ng mga ano po follow up ng mabuti para sa panibagong taon para sa Panginoong Diyos. Okay po, 19 yan po. Okay, hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay naligtas ng lubos. And then tapos, naunan po namin na inyong ikalawang pagdating ay nalalapit na. Kaya pakitulungan niyo po kami upang paghandaan ng inyong ikalawang pagdating ng maayos sa pangitan ng aming Kristiyanong pamumuhay. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.